Unang araw ng pasukan sa Liceo de San Jose ay may isang lalaking matalino at makadiyos. Ito ay si Simon E. Salcido, mas kilala bilang Simeon. Siya ay likas na matalino, kung minsan siya ay laging popular sa kanyang klase. May isang babae may crush sa kanya. Ang pangalan niya ay Lee Mary Dibong Camino. May kilala bilang Lilay. Siya ay maganda, ngunit nagkaroon siya ng ibang minamahal. Ito ay si Dennis E. Pasilona, karibal ni Simeon sa pag-ibig. Ngunit siya ay matalik ng kaibigan. Dito magsisimula ang kwento ng pakikipagsapalaran. Pagdating ni Simeon sa kanyang bagong klase, sinabi niya, "Hay, salamat, nandito na rin ako." Biglang napatingin si Lilay sa kanya at nakilig. Love at first sight, ika nga nila sa English. Doon inamin ni Lilay sa sarili na mayroon siyang tunay na mahal. Pagkatapos nito, nalaman ito ng kanyang guro, si Vicente E. Aquino. Isang mabait at masayahing guro. Natawa siya sa pangyayari, kung kaya't sinabi niya kay Simeon, "Simeon, ngayon ay nakita ko ang pagsasama ninyong dalawa. Dahil dyan, mag-ingat kayo dahil maraming nag-uusig sa inyo." Natapos ang klase ng may kaunting kilig dahil sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng unang klase, nagkakilala na sina Simeon at Lilay. Doon ay may kasamaang kaibigan na nakatingin sa dalawa. Sinabi ni Lilay, "Simeon, crush na crush kita." At doon nagsigawan sa kilig ang mga kaibigan. Si Simeon ay biglang nakilig din. Ngunit napaisip siya na ito ang naging unang hadlang sa kanyang pangarap, ang tumugon sa tawag ng Diyos. Pag-alis ni Simeon, hindi niya alam na kasunod na pala niya si Lilay sa kanyang pag-alis. Nagsigawan sa kilig ang mga kaklase. Nagbuntong hininga siya sa nangyari. Pagsakay niya sa kutsi ng kanilang ama, ikinuwento niya ang mga nangyari. Noong nalaman ito ng mga magulang, hindi sila nagalit. Ngunit natuwa sila sa kalagayan ng anak. Ganoon din ang nangyari kay Lilay. Noong gabing iyon, naandun ang kanyang titong pari na si Lorenzo Is Briones, ang chancellor ng diocese ng Canlobang, ang diocese na kinabibilangan nina Simeon at Lilay. Pumasok si Pastor Tito, tawag kay Lorenzo, sa kwarto ni Simeon. At nabigla si Simeon dahil hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Ang dahilan nito ay pagsusuri kay Simeon sa kanyang buhay pag-ibig. Nagsimula na ang pagsusuri kay Simeon. Sinabi niya ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. At sumagot si Tito, "Kung gayon, ito ang payo ko sa iyo, maging mapagmahal ka dahil ito ay hindi balakid o problema, kundi ito ay isang pagpapala ng Diyos sa iyo." Tanong ni Simeon, "Papaano po ito kung wala akong gusto sa kanya?" Sagot ni Tito, "Huwag kang mangamba dahil balang araw magugusto kanya at magugustuhan mo rin siya." Pagkatapos nito, nag-usisa siya ng sarili at naramdaman ang kanyang sinapit nilang dalawa. Sabay sulat sa diary, ganito ang nakasulat, "Dear Diary, alam ko na ikaw ang nakakaintindi nito, pero mayroon na daw akong crush na si Lilay, kaklasik ko pa naman. Imagandang babae iyon at laging sumunod sa akin. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga nangyayari dahil masyadong kiligan ito. Kung minsan, kinikindatan pa niya ako at ginagawa ko rin sa kanya.
Ditong sisigaw-sigawan ng kilig nang di namin alam kung ano ang nangyari. Tulungan mo ako dito kung hindi ay maaaring ipahamak ko pa yung nangyayari. Ang iyong kaibigan, Simeon. Nakatulog siya at napaginipan ang mga pangyayari sa kasunod nito. Kinaumagahan, dumating sa silid-aralan sina Simeon at Lilay ang magkasabay, ngunit sila pa lamang ang mga tao roon, kaya't lumapit si Simeon kay Lilay upang mag-usap. Ilang sandali, dumating ang mga kaklase nila na tumatawag ng pansin sa dalawa. Noong makita nila ang mga kaklase, nag-iba ang ihit ng hangin kay Simeon. Sinabi ng isa sa mga kaklase, "Ayun na naman si Simeon. Sa tabi ng crush niya, may crush na din siya doon." Sinabi ng isa pang kaklase, "Kahit simula pa lamang ay may gusto na yata itong si Simeon kay Lilay. Immune na yata sila." Narinig ito sa buong klase, maliban sa kanilang dalawa. Nang marinig ito ng kabila, naging usap-usapan na rin ito sa kanila. Pagkatapos ng klase, sinamahan ng kaibigan si Lilay upang maghintay sa kanyang sundo. Biglang umupo si Simeon sa tabi niya at nakiligan siya. Pagkaraan, naghawak kamay silang dalawa at muli ang kanilang sigaw ay narinig. Hindi alam ng dalawa na kinuhanan na sila ng litrato mula sa kanilang kaklase at ipinakita sa dalawa. Kinilig ang dalawa sa nangyari. Nakita rin ito ng mga magulang sa kanilang Facebook at natawa sila kung bakit nangyari ito. Naging trending ito sa kanilang Facebook at Twitter dahil lamang sa isang litrato. Ito ang naging unang tagpo nilang dalawa. Sabado ng gabi, pumunta si Dini sa bahay ni Lilay upang samahan siya sa isang lakad papunta sa park ng Kanlubang. Pagalit na sinabi ni Joselito, "Ama ni Lilay, wala kang tiwala sa akin, Dinis. Umalis ka sa pamamahay ko." Sumagot si Dinis, "Pero importante po yung lakad namin ng iyong anak." Sagot ni Joselito, "Walang piro-piro, umalis ka na lang dito." Umuwi si Dinis, may galit sa dibdib. Kinaumagahan, kasama ang barkada niya, sinabi niya habang umiiyak, "Sabi ko na nga ba, magagalit ang mga magulang niya dahil lamang sa akin." Dahil sa sama ng loob, nilisan niya ang barkada upang maging mag-isa sa kabilang dako. Biglang nakita sa Facebook ni Simeon na na-add friend siya ni Lilay. Sabi niya, hindi pa ako handa pero tatanggapin ko." Dito magsisimula ang pag-amin ni Lilay na crush niya si Simeon. Tinanggap ni Simeon ang friend request sa kanya ni Lilay. Nagsimulang mag-chat silang dalawa hanggang inamin ng dalawa na mag-crush sila. Nakakakilig. Doon nag-ugat ang pagkakaibigan nilang dalawa. Nalaman ito ng mga magulang nila at natuwa dahil ito ay naging daan sa kanilang mga landas. Naging usap-usapan ito sa dahil sa inamin nila na crush sila sa isa't isa. Nalaman rin ito ng kanyang tito na noon ay naka-online din sa Facebook. Sabi ni Pastor Tito, "Nako, itong si Simeon talaga, inamin talaga na may crush kay Lilay." Hindi makapaniwala ang guro nila na mag-crush na sila at inamin pa ito sa lahat. Hindi ba yun nakakahiya o nakakakilig? Sabay na tinanong niya ang dalawa, "Bakit ba ito nangyari?" Sabi ni Lilay, "Nakakakilig po kasi masyado kaya nainlab ako." Hindi makasagot si Simeon sa sinabi dahil sa puno ng kilig. Walang magawa ang guro kundi paalala sa kanila na iwasan ang panunukso ng pag-ibig at maging nakatutok sa gawaing pampaaralan. Dito nagsimulang makilig ang dalawa. Sa silid ni Simeon ay pumasok si Lilay kahit na si Simeon ay naandoon at tulog.
Nakita at nabasa ang kanyang diary na sikretong tinago niya sa kabinet. Doon may nakita siyang nakasulat ang kanyang personal information niya. Personal information, name Simon Andrada Salcido, address Block 3 Lot 45 San Pablo Village, Barangay Poblacion, Canlubang City. Name of Father Diosdado E. Salcido, occupation Lay Minister. Name of Mother Agnes E. Salcido, occupation Lector. Sabi ni Lilay, sabi ko na madasalin ang pamilya ni Simeon. Nang narinig ito ni Simeon, bigla siyang natumba sa sahig. At inalalayan naman ni Lilay si Simeon. Hindi may tago ang kiligan nilang dalawa dahil sa nangyari. Natupad ang unang paghiwatig na ibinigay ni Tito na pagpapasok sa kras sa inyong silid. Ika'y natumba mula sa hinihigaan at inalalayan ka ni kras. Kayo ng dalawa, nakilig si Simeon at narinig ang boses na naririnig niya, sinabi ni Lilay, tayo na bang dalawa? Hindi makasagot si Simeon dahil mayroong pang-apat na pahiwatig na sinabi ni Tito sa kanya. Dito nag-ugat ang tunay na kilig ni Simeon kahit na nababahala siya sa pag-uusig. Dahil dito, napapaiwas si Simeon sa pagtingin kay Lilay kahit na pinapansin siya ng harapan.